magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa binabantayan nating tropical depression na si Dodong. Huli natin itong namataan dito sa may coastal waters ng Lawag, Ilocos Norte. Ang kanyang taglay na lakas ng hangin umaabot pa rin sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 75 kilometers per hour. Ito ay kumilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung makita po natin sa ating satellite imagery, hindi lang po dito nakakonsentrate yung mga kaulapan sa bagyong si Dodong. Bagkus, meron din po dito sa may western section ng Central Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po ay dala ng southwest monsoon o habagat. Kaya kahit itong bagyong si Dodong ay nasa northern Luzon area or ngayon nga nasa coastal waters ng Lawag, ay nakakaranas pa rin po ng maulan na panahon itong malaking bahagi po ng Central Southern Luzon. Pati na rin po tayo dito sa Metro Manila ay nakakaranas ng mga pag-ulan. At Occidental Mindoro, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, nakakaranas din po ng mga pag-ulan. Dala naman po ito ng southwest monsoon o ng habagat. Narito po yung mga areas na under tropical cyclone wind signal number 1 dahil sa bagyong si Dodong. Signal number 1 pa rin po tayo dito sa Cagayan, Apayao, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra at sa Ilocos Norte. Itong mga areas po na to or itong mga may kulay na blue sa ating mapa, yan po yung mga areas na under signal number 1. Sila po yung direktang naaapektuhan nitong bagyong si Dodong. Asahan po natin sa mga areas nito ang maulan na panahon na may kasamang malakas na pagbugso ng hangin. Samantala, ano po ba inaasahan natin pagdating sa mga pag-ulan na dala nitong bagyong si Dodong? Posible pa rin po umabot sa 50 hanggang 100 millimeters of rainfall ang inaasahan sa may Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Benguet, Ilocos Norte, La Union at sa Pangasinan. Yan po yung mga areas na direktang mapapaulan o papaulanin nitong bagyong si Dodong. Tulad nga nabanggit ko kanina, hindi lang po si Dodong yung nagkakos ng mga pag-ulan ngayon sa atin, pati na rin po yung southwest monsoon o yung habagat na kung saan simula ngayong hapon hanggang bukas po, asahan po natin ang 50 hanggang 100 millimeters of rain sa bahagi ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa northern portion ng Palawan kasama ang Kalamian, Cuyo at Kalayaan Islands. Bukas naman po ng hapon or bukas ng gabi hanggang sa kinabukasan or by Sunday, asahan po natin ang maulan na panahon din dahil sa habagat sa Occidental Mindoro, Antique, Zambales at Bataan. Ganun din by Sunday po sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na bugso ng mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters of rains po yan. Ibig sabihin, yung intensity po niyan ay moderate to heavy with at times intense na mga pag-ulan. Kung mapapansin po natin, dito po sa 50 to 100 millimeters ay wala na po dyan yung Metro Manila. Hindi po ibig sabihin no, na hindi na po tayo na makakaranas ng mga pag-ulan over the weekend. So dito po sa Kamaynilaan, magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan by Saturday hanggang Sunday, dala pa rin po ito ng habagat. Pero yung mga pag-ulan po na ating inaasahan ay mas bawas na po kumpara sa naranasan po natin kahapon at kanina. So meron pa rin po mga pag-ulan, mga light to moderate with at times heavy, dala naman po ito ng southwest monsoon o ng habagat. Pero sa mga areas po na aking nabanggit na makakaranas ng mga intense na mga pag-ulan, doble ingat po yung ating paalala sa ating mga kababayan dahil nga yung mga pag-ulan po na ating inaasahan ay posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pagdating naman po sa lakas ng hangin, bukod dun sa mga areas na under signal number 1 na makakaranas na po ng malakas na bugso ng hangin, ay meron pa rin po tayong mga areas na inaasahan na makakaranas ng mga gusty conditions. Ito ay dala pa nga rin po ng habagat. So ngayong araw hanggang ngayong gabi, dito po sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Calabar Zone, pati rin po tayo dito sa Metro Manila, malakas ang hangin, dala po ng habagat, sa may Central Luzon at sa ibang areas pa ng Northern Luzon. Bukas po, by Saturday, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Calabar Zone, Zambales, Bataan, Aurora, Pangasinan, La Union, Isabela at Benguet ang makakaranas po ng malakas na bugso ng hangin, dala pa rin po yan ng habagat. Pagdating ng Sunday, sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Cavite, Zambales, Bataan, Aurora, Pangasinan, La Union, Isabela at Benguet ang mga areas na mga karanas na malakas na bugso ng hangin, dala pa rin po yan ng habagat. So, generally, nakikita po natin na hanggang weekend po talaga ay meron pa rin pong iiral na southwest monsoon o habagat, particular na sa may western section ng Luzon, Visayas at Mindanao.
Pagdating naman sa coastal waters natin o sa mga baybaying dagat, sa kasalukuyan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi na ating karagatan. Pero may inaasahan po tayong moderate to rough seas, particular na dito sa may eastern at western seaboards ng northern Luzon at sa may western seaboards ng central at southern Luzon. Posible pa rin po umabot sa 3.5 meters ang wave height po dyan, kaya doble ingat sa ating mga kababayan na maglalayag dahil lalo na po sa mga gumagamit ng maliit na sasakyang pandagat. Narito naman po yung latest track po natin sa binabantayan nating bagyong si Dodong na kung saan ay inaasahan nga natin nakikilos ako to generally west northwestward palayo po sa ating Philippine landmass. At kung makikita po natin dito, posible na rin po itong lumabas na ating area of responsibility bukas ng gabi or by Sunday po ng early morning. At dahil nga nasa karagatan na po ito sa kasalukuyan, posible pa rin po itong mag-intensify o lumakas pa into a tropical storm habang ito ay kumikilos palabas po na ating area of responsibility. Kung makikita din natin dito sa ating extended outlook, ay posible rin po itong tumama o mag-landfall dito sa may southern portion ng China bilang isang tropical storm category at after po nun, patuloy po itong hihina at magiging isang tropical depression. At yan po muna yung update po natin dito sa Weather Forecasting Center. Ito po si Anna Cloren Horda. Magandang hapon.